Gusto nyo bang lumaki ang inyong kita pero wala namang maisip na negosyo? O isa kayo sa mga nakabalik ng OFW na naghahanap pa ng kabuhayan dito sa atin? Baka gusto nyo subukan ang stock market. Alamin kung paano kayo magsisimula sa report na ito. Nananatiling positibo ang retail stock trader na si Catherine. Ito ay sa kabila ng paghina ng ekonomiya ng Estados Unidos at pansamantalang paghina rin ng merkado ng Pilipinas nitong mga nakaraang linggo. Para sa kanya, magandang pagkakataon ito para bumili ng stocks. Ang nakikita ko sa market ngayon, it's a huge buying opportunity. As long as mababa yung market, parang ano yan eh, parang it's time to buy. Head ng cashiering department ng isang investment company, si Catherine. Naisipan niya mag-invest sa stock market dahil na rin sa impluensya ng kanyang mga katrabaho. Si Catherine ay itinuturing na individual o retail stock investor at bumibili ng share sa mababang halaga. Sa katunayan, halagang 5,000 piso lang ang una niyang biniling stocks. Regular siyang namumuhunan mula noong 2007. At sa loob ng 4 na taon, kumita na siya ng mahigit 150,000 pesos. Ang ibang klase ng investors ay tinatawag na institutional investors gaya ng insurance companies at banko na may kakayahang bumili ng malalaking shares. Madali lang daw simula ng pag-buy and sell ng stocks. Mas napadali pa ng nagkaroon ng online stock trading. Just a click, kaya mo lang ma-access yung account mo. You can see the prices of the stocks. Makikita mo rin yung chart, yung flow nung stock market. Ang kailangan lang ay mag-register sa website ng isang brokerage firm o yung mga tagapamagitan sa buyers at sellers. Nandiyan ang brokers para tumulong sa kaayusan. Kasi sila yung magko-coach sa'yo. Sila yung magsasabi kung ano yung mga prices ka pwedeng pumili. Maaring pumili mula sa listahan ng Philippine Stock Exchange o PSE accredited brokers na masusi raw sinasala. Pagkatapos ay i-accomplish lamang ang application form at magpasa ng mga requirements gaya ng ID o Certificate of Accreditation mula sa gobyerno. Maaring umattend sa mga libreng seminars sa PSE para matutunan maigi ang pakikipag-trade. Kapag na-aprubahan na ang inyong aplikasyon, maaari nang umorder ng napipisil na shares online gamit ang inyong account. At sakaling magkaroon ng problema sa pagitan ng broker at investor, maaaring lumapit sa pamunuan ng PSE. Para naman sa tamang pagpuposisyon ng inyong stock investment sa panahon ng global crisis, ang payo ng broker na si Lamberto Santos, piliin kung aling kumpanya ang may kapasidad na lumago sa kabila ng krisis. As far as the Philippine market is concerned, we're confident that we'll be able to weather through the global developments, you know. And we've been advising our clients to start cautiously accumulating stocks at these with good fundamentals. Ayon naman sa ekonomistang si Professor Benjamin Diokno, dapat din daw na isaalang-alang na investors ang galaw ng world market. Dapat natin i-consider na dahil mahirap ang ekonomiya ng US ngayon, pahirap din ang world economy, no? So siguro yung mga domestic related industry, doon tayo mag-focus.